live ng RTV Tarlac Channel 26. Ako, si Ginang Krischel E&D Millo, ang inyong teacher broadcaster para sa asignaturang Filipino. Samahan niyo ako sa 25 minutong makabuluhang talakayan. Bago tayo magsimula sa ating mga gawain para sa araw na ito, mangyari lang na ihanda ang inyong mga learner's module at activity sheet at ang inyong papel o kwaderno at mga pansulat. Handa na ba ang mga ito? Mahusay, mga bata! Siguraduhin na nasa komportableng lugar kayo at maayos na naririnig ang ating broadcast. Kumusta na kayo? Natatandaan pa ba ninyo ang mga pinag-aralan natin sa nakalipas na araw? Mahusay! Masaya ako at tumatak sa inyo ang ating nakaraang aralin. Upang matiyak na kayo ay may natutuhan sa ating mga naging talakayan, balikan natin ang ilan sa mga mahalagang detalye ng ating mga napag-usapan. Sa ating nakalipas na aralin ay tinalakay natin ang tungkol sa pagbibigay ng hakbang ng isang gawain. Halika na't simulan na natin. Bilang pinpanuto sa inyong gawain, pagsunod-sunurin ang mga kasangkapan batay sa tamang hakbang sa paghuhugas ng pinggan. Ayon sa napanood ninyong video kasama si Akisha ang bata, isulat ang iyong sagot sa inyong papel o kwaderno. Narito ang mga kasangkapan na iyong pagpipilian. Platito at plato, kaldero at kawali. Maaari ka nang magsimula. Tapos ka na ba? Magaling! Ngayon ay ibibigay ko ang mga tamang sagot at gusto kong ikaw mismo ang magwasto ng iyong gawain. Handa ka na ba? Narito ang mga tamang sagot. Una, baso at tasa. Ikalawa, kubiertos. Sumunod, platito at plato. Sa huli, kaldero at kawali. Ilan ang puntos ang iyong nakuha sa ating gawain? Mahusay! Binabati kita sa galing na iyong ipinakita. Batay sa ating gawain, ano dapat ang inyong tandaan sa ating nakalipas na aralin? Mahusay, mga bata! Nakatutulong ang pagsunod sa mga hakbang ng isang gawain dahil tinutulungan tayo na maging maayos at masinop ang mga dapat natin gawin sa isang araw. Ngayon, nakita natin ang kahalagahan ng mga hakbang sa isang gawain. Ay maaari na tayong dumako sa ating aralin sa araw na ito. Ipagpatuloy mo lamang at ang pakikinig sa ating aralin at natitiyak kong mas makukuha ka pa ng mataas na puntos sa ating mga gawain. Sa pagkakataong ito, ay sisimulan na natin ang talakayan sa araw na ito sa pamamagitan ng isang gawain. Mga bata, huwag mag-alala dahil andito ako bilang inyong guro upang gabayan kayo sa ating talakayan. Handa ka na ba? Mahusay!
Simulan natin ang ating talakayan sa simpleng gawain. Pakinggang mabuti ang panuto sa ating gawain. Tukuyin kung tama o mali ang naging pag-uugali ni Juan sa kwento sa pamamagitan ng emoticon. Isulat sa inyong kwaderno ang emoticon na masaya kung tama ang pag-uugali ni Juan at ang emoticon naman na galit kung mali ang naging pag-uugali niya sa mga sitwasyon sa bawat bilang. Huwag kalimutang isulat ang pamagat ng ating gawain na pinamagatang si Juan at ang emoticon. At ang petsa ngayong araw na ito? Unang araw ng Marso, 2021. Handa na ba ang inyong kwaderno at lapis? O kaya naman ballpen? Mabuti! Simulan na natin ang ating gawain. Para sa unang bilang, hindi ko naman kailangang graduate eh. Hindi ko na kailangang mag-aral sa dami ng pera ninyo ni Daddy. Palaging katwiran ni Juan tuwing pinapagalitan ng ina dahil hindi pagpasok sa klase niya. Ikalawang bilang, matapos bisitahin si Juan ng kanyang guro sa kanilang tahanan upang paalalahanan siya tungkol sa kanyang pag-aaral, ay wala pa rin itong naging pagbabago. Sa ikatlong bilang, kung sana pinahalagahan ko na noon pa ang pag-aaral ko, di sana hindi nahihirapan si Mama maglabada. Ang pagsisisi na laging bumubungad sa kanya sa tuwing makikita ang ina na hirap makakain lang sila. Nakasunod ba mga bata? Mahusay! Ngayon ay iwasto natin ang inyong naging gawain. Alam kong tapat kayo, kaya naman binibigyan ko kayo ng pagkakataon nang iwasto ang sarili ninyong gawain. Handa na ba kayo? Narito ang mga tamang sagot sa ating gawain. Sa unang bilang, ang tamang sagot para sa unang bilang ay galit. Dahil laging paalala sa atin ng ating mga magulang na mahalaga na makapagtapos tayo ng ating pag-aaral dahil ito ang tanging bagay na hindi mananakaw sa atin. Para naman sa ikalawang bilang, ang tamang sagot ay galit din. Sa pagbisita ng guro ni Juan sa kanilang tahanan, ay pinayuan siya na magsipag sa pag-aaral, ngunit wala pa rin pagbabago si Juan kaya hindi niya natapos ang pag-aaral niya. Sa ikatlong bilang, ang tamang sagot ay masaya! Nakita natin ang pagsisisi kay Juan at nakita niya ang kahalagahan ng pag-aaral. Alam naman natin na hindi pa huli ang lahat para kay Juan. Ayon nga sa ating kasabihan, habang may buhay, may pag-asa. Ilan ang iyong nakuhang puntos? Magaling! Binabati kita dahil nakakuha ka ng perpektong score. Alam kong sa bahaging ito, ay handang-handa ka na sa pagtalakay ng ating aralin sa araw na ito. Sa pamamagitan ng ating unang gawain, ay nakilala ninyo ang ating tauhan at nakita ninyo ang mga sitwasyon na kinabilangan ni Juan, na kung saan ay pumili kayo ng mga karapat-dapat na maging ikilos ng ating tauhan.
Alam ba ninyo na maraming paraan ang maaari nating gamitin sa paglalarawan ng isang tauhan? Ang paglalarawan ng katangian ng isang tauhan ay maaaring makita sa pamamagitan ng pag-unawa sa kung ano ang kanyang ikinilos, kung ano ang kanyang sinabi, at kung ano ang kanyang naging reaksyon sa mga sitwasyon sa kanyang na kanyang kinabibilangan. Sa araw na ito, ay magpo-focus ang ating talakayan sa paglalarawan ng tauhan batay sa kanyang ikinilos at iginawi sa kwento. Alam kong madali para sa inyo na intindihin ang paksa sa araw na ito. Dahil alam kong matatalino kayo, ngunit nais kong dagdagan pa ang inyong kaalaman patungkol sa ating paksa sa pamamagitan ng isang maikling kwento na pinamagatang si Juan ay laging wala sa klase. Dito ay makikilala natin si Juan bilang isang anak at bilang isang estudyante tulad ninyo. Handa na ba kayo? Mabuti kung ganon, kaya't simulan na natin. Si Juan na laging wala sa klase. Si Juan ay anak ng mayamang mag-asawa, pagmamay-ari ng ama niya ang pinakamalaking hasyenta sa baryo nila. Isa namang simpleng may bahay ang ina niya. Hindi na ito kailangang magtrabaho sa dami ng pera nila. Laging tandaan, lahat ng problema ay may kalutasan. Dahil nag-iisa siyang anak ng mayamang mag-asawa, kampante si Juan nang hindi siya mamumulubi hanggang sa pagtanda niya. Ito ang dahilan kung bakit tamad siyang mag-aral. Hindi ko naman kailangan graduate eh. Hindi ko na kailangang mag-aral sa dami ng pera ninyo ni Daddy. Palaging katuwiran ni Juan tuwing pinapagalitan ng ina dahil hindi pagpasok sa klase niya. Nagpatuloy ang hindi kaayang-ayang gawain ni Juan. Kahit guro niya ay pinupuntahan na siya sa bahay nila upang kumustahin kung bakit wala siya sa klase. Anak, kailangan mong mag-aral. Ang pinag-aralan ang ating bagay nang hindi makukuha sa iyo ninuman. Sabi ng ina ni Juan pagkaalis ng guro. Hindi na mabilang-bilang ang mga pagkakataong pinuntahan siya ng guro niya sa bahay nila. Ngunit, talagang tamad si Juan. Mas gugustuhin pa niyang lumiban sa klase at maglaro sa computer or mamasyal kasama ang barkada. Isang araw, habang naglalaro ng computer si Juan at ang kaibigan niyang si Pedro sa kwarto niya, may narinig siyang isang malakas na sigaw ng ina niya. Juan! Juan! Ang daddy mo! Sabi ng ina ng batang mag-aaral. Inatake sa puso ang ama ni Juan. Sinundan ito ng iba't ibang komplikasyon. Halos 2 buwan na nakaratay ang daddy niya sa ospital bago ito pumanaw. Pati yung hasyenda na pagmamay-ari nila ay naibenta pambayad sa gastusin sa ospital. Anak, sa darating na pasukan, kailangan mo nang lumipat ng eskwelahan. Hindi na natin kakayanin yung bayarin sa pribadong paaralan dyan sa baryo. Malungkot na sabi ng ina ni Juan sa kanya. Naghirap silang mag-ina. Maraming pagkakataon na kinailangan ni Juan na pumunta sa paaralan na walang laman ng tiyan o bulsa niya. Doon niya napagtanto na kung sana ay nag-aral siya ng mabuti, graduate na siya sa kuleyo at makakatulong na sa ina niya. Mas bata sa kanyang mga kaklase niya at mga kasingidad niya naman ay nagtratrabaho na. Labis ang panghihinayang ni Juan sa mga nasayang na panahon, ngunit wala na siyang magagawa.
kung sana pinahalagan ko na noon pa ang pag-aaral ko. Di na sana nahihirapan si Mama maglabada. Ang pagsisisi na laging bumubungad sa kanya sa tuwing makikita ang ina na hirap makakain lang sila. Nagustuhan ba ninyo ang kwento sa araw na ito? Napakalinaw ng mensahe nito, hindi ba? Sana ay huwag maging huli ang lahat tulad ni Juan upang maintindihan ninyo kung gaano kahalaga ang pag-aaral. Gayunpaman, alam kong matatalino kayo at hinding-hinding mangyayari sa inyo ang nangyari kay Juan. Dahil ayon sa kwento, si Juan ay tamad na estudyante. Narito rin sa kwento ang isang kasabihan na madalas nating naririnig sa ating mga magulang at ito ay ang nasa huli ang pagsisisi. Nakakasiguro ako na kayo ay pamilyar sa kasabihang ito. Tandaan, huwag nating hayaang maging huli ang lahat bago natin makita ang kahalagahan ng kung ano pamang bagay. Nakakasunod ba mga bata? Magaling! Masaya ako dahil naiintindihan ninyo ang ating aralin. Kaya naman, huwag natin sayangin ang pagkakataon na mapalawak pa ang inyong kaalaman sa pamamagitan ng ikatlong gawain. Ito ay tatawagin nating si Juan. Tama! Si Juan, tama. Sa pamamagitan ng mga sitwasyon mula rin sa kwentong si Juan na laging wala sa klase, tukuyin ang pag-uugaling ipinakita ni Juan sa bawat bilang upang makuha ang tamang sagot. Isulat lamang ang letra ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Handa ka na ba? Mabuti kung ganon. Simulan na natin ang ating gawain. Para sa unang bilang, hindi na mabilang-bilang ang mga pagkakataong pinuntahan siya ng guro niya sa bahay nila. Ngunit, talagang tamad si Juan. Letrang A, masipag. B, tamad. O letrang C, mabait. Ikalawang bilang, ano ang madalas nating gawin ni Juan kapag siya ay nasa kanilang bahay? Letrang A, mag-aral ng kanyang leksyon. B, maglinis ng kanilang bahay. O letrang C, maglaro sa kanyang computer. Para naman sa ikatlong bilang, anak, kailangan mong mag-aral. Ang pinag-aralan ang ating bagay nang hinding-hindi makukuha sa iyo ninuman. Sabi ng ina ni Juan pagkaalis ng guro niya. Paano makakamit ni Juan ang nais ng kanyang ina? Sa letrang A, mag-aral. B, magtrabaho. O letrang C, maglaro. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay letrang B. Paano naging letrang B ang tamang sagot? Tama! Dahil kahit ilang beses siyang bisitahin at paalalahanan ng kanyang guro, hindi nagbago si Juan sa pagiging tamad na estudyante. Para naman sa ikalawang bilang, ang tamang sagot ay letrang C, maglaro sa kanyang computer. Nakuha mo ba ang tamang sagot na letrang C? Mahusay! Sa halip na gamitin ni Juan ang computer sa kanyang pag-aaral,
Nahilig ito sa mga iba't ibang laro na hindi naman nakatulong sa kanyang pag-aaral. Para sa ikatlo at huling bilang, ang tamang sagot ay letrang A. Tama? Tama ba ang iyong naging kasagutan? Magaling! Gaya ng sabi ng ina ni Juan, ang pinag-aralan ng isang tao ang tanging bagay na hinding-hindi makukuha sa iyo ninuman. Kaya naman mahalaga na kayo ay makapagtapos ng inyong pag-aaral. Nakuha ba ang lahat ng tamang sagot? Mahusay mga bata! Binabati ko kayong lahat! Sa pamamagitan ng kwento na inyong napakinggan at ang naunang gawain na ating ginawa, ay natutunan natin kung paano maglarawan ng isang tauhan at ito ay sa paraan ng pagtingin sa kanyang naging pagkilos sa mga sitwasyon o sa kwento. Sa bahaging ito ng ating talakayan ay nakilala rin natin si Juan bilang isang anak at bilang isang estudyante. Kaya naman, natitiyak kong kayang-kaya ninyo ang susunod nating gawain. Ito ang pinamagatang, Dapat Tama. Pakinggang mabuti ang panuto sa ating gawain. Tukuyin ang wastong pag-uugali na dapat pairalin ng ating tauhan sa bawat pangungusap sa pamamagitan ng pagpili ng letra ng tamang sagot sa bawat bilang. Ihanda ang inyong lapis o ballpen at kwaderno dahil tayo ay magsisimula na. Isulat sa itaas na bahagi ng inyong kwaderno ang pamagat ng ating gawain. Dapat tama. At ang petsa ngayong araw, unang araw ng Marso 2021. Para sa unang bilang, si Juan ay may 20 piso na nakalaan na gagamitin niyang proyekto sa Filipino. Ngunit sa pagpasok niya sa eskwelahan ay nakakita siya ng isang laruan na nagkakahalaga din ng 20 piso. Saan dapat ilaan ni Juan ng hawak niyang pera? A. Sa proyekto sa Filipino. B. Sa laruan sa kanyang kinita. Sa laruan na kanyang nakita. Ang tamang sagot para sa unang bilang ay letrang A. Sa susunod na bilang, dahil sa pagkahilig ni Juan sa mga online games tulad ng Mobile Legends, ay napabayaan niya ang kanyang pag-aaral dahilan upang bumisita ang kanyang guro sa kanilang bahay upang paalalahanan siya tungkol dito. Matapos kausapin ng kanyang guro kung ano ang dapat gawin ni Juan? A. Huwag nang maglaro ng Mobile Legends at palitan na lang ito ng Call of Duty. B. Huwag maglaro ng mga online games at mag-focus sa pag-aaral. Para naman sa ikalawang bilang, ang tamang sagot ay letrang B. Binabati ko kayo mga bata. Dito na nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Sana ay marami kayong natutunan at sana ay nasiyahan kayo sa ating talakayan at mga gawain. Huwag kalimutan ang paraan upang panatilihing malusog ang inyong pangangatawan. Muli, ako si Ginang Krischel Ian D. Millo, ang inyong teacher broadcaster sa asignaturang Filipino sa ika-apat na baitang. Laging tandaan ang abakada. Ako, Bibo, kasi dapat. Paalam!